Naglabas na naman mga kawan, mga kasimangisda. Ito sa nakikita nyo sa radar natin. Ayan na naman po yung mga ibon natin pinuntahan kanina. Yan po ay positive lahat po yan, may isda. So hindi nga lang ho talaga nagpahuli sa amin yung pangalawa naming area. Nabokya kami. Bokya po kami kanina, pangalawa. So ngayon, ito na yung pagkakataon namin. Baka sakaling ipagpagkalaob na sa amin ito ngayon. Yan po, lahat po yan may mga isda kanina. Ang karamihan po ditong isda ay tuna ngayon. So medyo kulimlim ang kapanahunan dito. Pero nagpapakita naman po ang isda at may pagkakataon at baka sakaling pagkakaloob na. Ayan. Ganyan po, sa radar po dyan, ang tinuturo ko sa inyo mga kasimang isda. Radar po namin na ginagamit. Yan po ang tinatawag nating birds radar mga kasimang isda. Sa ngayon kami ay pumuporma na sa isang grupo na mimili lang po ng maganda-gandang labas. Nasa ganon ay may volume-volume. Nasa na nga ba? Ayan. Nandito ako sa puwente ngayon eh. So, kita na ba? Mahaba? Hindi ko pa masyadong mahaba daw mga kasimang isda. Kaya tayo dun sa taas para makita natin yung mga grupo na yung mga kasimang isda. Pakikita ko sa inyo kung paano ulit natin. Nasa na? Nako, maiksi yan. Ayan. So ngayon yan, nakapwesto na si Calvo dito, nagtitimon. Itong ating anak ng vulkan, ito. Yan. So ngayon, ganyan ho talaga, busy ho talaga. Ito si Diego. Yeah. Naka-skinny siya, oh. Grabe ka sexy. Ayan. Si Diego. Yung panso ni Diego diyan, mga kasimangista. Ang gwapo-gwapo daw ni Diego, may nag-comment doon sa YouTube channel natin mga kasimangis. So ngayon, eto ang ating P-Series Observer also watching for the Kawan, yan. Our new, si Albert from Papua New Guinea, mga kasimangisa. So yan, ganito, busy na naman sa ating pangatlong set, mga kasimangista. Akit tayo sa taas para makita natin yung magandang kawan. So ayan. Ready na kayo, ready na? Oh, ready na master, ready na. Okay, standby na. Pwesto na. Oh, bababa si Bulong. Okay. Tayo dito sa helipad kasi binababa na si Mulong. Ready for action. Ayan. Binaba na si Mulong. Ayan. Kita nyo si Mulong. Ayan si Jimban po mga kasimangis na. Ayan si Jimban. Binaba na. Pumapesto na tayo ngayon. For our third set. No, malapad nga naman. Grabe. Malayo pa lang kitang kita ng isda mga kasimangis na. Nangingitim na yun. Ayan. So yan yung tinitelescope yun nila dyan sa puwente, nandyan lang siya. So hindi yata masyadong makita sa camera. Yung nangingitim na yun, sa distansya na yun. Ayan. Ang nagtatanong po kung ano daw po cellphone yun. Bumubula na dun. Bumubula na mga kasimang isda. Ganyan po magandang hitsura ng kawan o ng grupo ng isda na inaarayan natin dito sa Pacific Ocean. Maraming ibon. Ayan, ilalapitan na natin. So lumipad ho kami kanina. May nakita kami dito 3-4 na grupo. Ayan o. Tumatagilid na tayo kasi lumiliko yung barko mga kasimang isda. Dito ako sa helipad. Tuloy-tuloy na. Nakapwesto na rin doon sa kabila. Ayan. Ganito po ang pagpwesto. Pagka nakakita na ng nakasighted na tayo ng grupo, talagang ano na ho yan, talagang naka-steady na talaga mga tao sa kanila mga posisyon. At pupuntahan natin doon mamaya pag umarya. Dito lang ako sa helipad para may view naman kayo nakakaiba dito mga kasimangisda. Kasi lagi ako na doon sa hydraulic control pag umarya. So ngayon, dito naman tayo sa taas, ayan o. Nangingitim na yan. Ayan, yan. Yan. Ang ginagamit nating cellphone mga kasimangisda. So nagtatanong kung ano daw ginagamit kong cellphone sa pagbablog. Eh lumang cellphone po, Samsung Galaxy S10 Plus lang po. Samsung Galaxy S10 Plus po ang ginagamit ko. Baka naman may mag-i-sponsor dyan ang cellphone pang vlog mga kasimang isda. Ayan mga kasimang isda. Hindi pa tayo makabili ng cellphone.
malayo pa tayo sa mga hindi nakakabili dito ng maganda-ganda, medyo napakamahal dito. So yan mga kasimangista, may bumubuga-buga dun. Master. Ayan. Tayo. Baka mahulog pa ako. Baka pag video lang. Ayan. Nalaglag na yung ating main skip. Nandyan yung ating fishing master. Yan o. Oh. So, nandun na si Jimba sa kabila. So ito natin inaryahan. Yan ang ating inaryahan ngayon. Daming tuna nito. Yan, pitik-pitik na yan. Nangingitim. May pumuputi. Yan, mahabang yan. Oh. Magandang grupo ito. Daming tuna. So yan. Habang inaarihan mga kasimangista, tuloy-tuloy ang puti niya. Maraming niya. Oh, grabe ang isda. Mumuti na yun. Nagbubulabog na si Jimban dun sa side na yon para hindi lumapit ang isda dun. Mag-maintain lang sila sa gitna. So, ganyan po ang discarded dyan mga kasimangista. Sana magpahuli ito. This is our third set pa rin. Sa mga nagtatanong mga kasimangista, pangatlong arya na namin ngayong araw na to. So kahapon tatlong arya kami, naka 130 tons kami kahapon, tatlong arya. So kanina umaga naka arya kami, naka 15 tons lang kami kanina, 15 tons. Tapos pangalawa sabaw kami, zero, walang huli. So ngayon baka ito na. Maganda-ganda to, malaki-laki to. Yan o, oh, puting-puti na yan. So nakikita nyo ganyan, umiikot talaga yung barko, ikukulong yan. So sana magpahuli to. Ayan, diretso na. Maganda to panorin mga kasimang isla. Maraming isda na naman. So ganito lang po mga kasimang isla, sa Pacific Ocean pa rin kami. Foresigner po ang tawag sa amin, sa bago lang po sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Foresigner po ang tawag sa amin, sa barko namin ginagamit sa pangingisda. Sa mga followers, subscribers natin sa Pilipinas, inuulit ko lang po, wala pong ganitong barko na pangisda sa Pilipinas. Kasi hindi po authorized ang ganitong kalaking barko na mangisda dyan sa Pilipinas. Dito lamang po ito sa Papua New Guinea or sa Pacific Ocean kami nag-ooperate. So ganun po mga kasimang isda. Wala po kaming license dyan sa Philippines para mag
pangisda. Dito lang po ito license sa Pacific Ocean sa Papua New Guinea, mga kasimang isda. So yan, tuloy-tuloy pa rin po ang lutang ng isda. Nandyan lang yung alon-alon, namumuti na yan. So pagkaganyan po, mga kasimang isda, maraming dilis na kinakain. So kita nyo, kung nakikita nyo yung maliliit na ibon na yan, yung nangingitim na yan, mga lumilipad-lipad niya sa tapat niya ng kumakawan. Ano po, ayan, halo pala ito ng skipjack tsaka yellowfin. May nakita akong skipjack eh. So, sabi ko nga, kung saan nga po marami ang dilis, nandun nga po ang maraming ibon. So, kung nasaan yung maraming dilis, nandun naman po ang maraming tuna, ang isda natin hinahanap, mga kasimang isda. So, paulit-ulit tayo kasi para lang po yan sa ating mga bagong followers at subscribers. Sabi ko nga, no script tayo. Kung anong nakikita nyo ngayon, actual na nakikita ninyo ngayon, yun po ang sinasabi ko sa inyo. Hindi natin kailangan gumawa ng script dito para tayo ay panoorin. Nandito po yung actual adventure action na makikita niyo dito sa Pacific Ocean sa pangingisda natin. Si Mangisda by Cap Nilo lang po. Ganon din po sa aking Facebook page saka sa YouTube channel. Si Mangisda _ Cap Nilo, all capital letters po sa YouTube channel. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Salamat po sa pagtangkilik. Ayan. Thank you Lord kasi patuloy-tuloy ang pasok ng isda. Ayan. Yan po ang ating hanap buhay. So meron po na naiinis sa atin na inuubos daw natin ng isda. Hindi po mga kasimang isda, kami po ay regulated talaga. Kami ay may fisheries observer ka nakasama na nagpapatunay na kami ay walang violations or overfishing na sinasabi. Kasi pag overfishing, yung sobra-sobra ng isda mo, nanguhuli ka pa, eh hindi pa nga po puno, paano magiging overfishing? So kaya nga kayo ay authorized na ganitong kalaki ang bodega nyo. So yun ang kayang hulihin nyo in any time na kayo ay lumaot. So authorized kayo na punuin yun, mga kasimang isda. Kaya walang, there's no such thing as overfishing dito sa Pacific Ocean. As long as you are licensed and you are authorized to fish, you are duly and free to fish anywhere in the Pacific, mga kasimang isda. Kaya dun sa iba na magsasabi na kami ang umuubos, napakadami po dito ng fishing boats na mas malalaki pa sa amin, na malalaking kumpanya, mas malalaking kumpanya sa amin na nag-iisda dito. Meron dito Japanese, Taiwanese, Chinese, Korean, American, halo-halo po dito. Tayo po dito ay Philippine company tayo, Pinoy po ang may-ari, mga kasimang isda. So pinagkalooban tayo ng blessings na makasama tayo dito sa grupo na ito. Kaya ito po, okay naman po na mag-vlog tayo, maipakita sa inyo kung paano po hinuhuli yung mga dilatang inyong kinakain, yung mga tuna, canned tuna na inyong kinakain worldwide, mga kasimang isda. Meron kaming delivery sa worldwide na mga kaning natin. So ganun po, mga kasimang isda. So ang nakikita ninyo ngayon, yan po yung mga kinakain nyo na mga dilatang tuna, mga kasimang isda. Nandito lang po siyan sa Pacific Ocean namin hinuhuli. So ang ikot nga po ng isang barko natin, pagkano is nasa 8 to 10 minutes bago magpanag po na naman ito doon sa ating ayan, kita nyo dyan. Yan, magpanag po dyan sa ating binagsak na yan, 8 to 10 minutes po ang isang ikot ng barko. Tumatakbo po ang barko natin nasa 13 hanggang 15. Pero pag ito po ay nagladlad na ng lambat, inaabot po ito ng 12.5 to 13 nautical knots, mga kasimang isda. Yun, maabot siya ng 12.5 to 13 knots pa rin. Yan, mga kasimang isda. So yan, malapit na magpanag po. Nakaset na tayo. So sunod po nito ay bibirahin na yung kable para palalimin ng ating lambat nang masakop yung isda, mga kasimang isda. Ayan. Actual na nakikita nyo, mga kasimang isda, kung paano hinuhuli ang mga nilalatang tuna natin. Ayan. Mahal nga po talaga ang mga dilatang tuna kasi bakit, mga kasimang isda? Kita nyo namang barko ang nangingisda. Napakalaki po ng barko na ginagamit para makapangisda at makapanghuli ng dilatang inyong pinakinakain dyan sa Pilipinas o dyan naman sa saan mang panig ng mundo. Imagine nyo, barko ha. Ang gastos nito sa krudo, ang gastos nito sa lisensya, sa mga dokumento, sa permit, ay talagang milyon-milyong dolyar po, mga kasimang isda. So talagang aabot po talaga ng mahal ang ating mga kinakaing mga dilatang tuna, mga kasimang isda. Ganun lang po yung mga kasimang isda. Pagtaas ng krudo, pagtaas ng
presyo ng crude oil ng gasolina, lahat po apektado mga kasimangista. Kaya wag na kayong magtaka kung paano, kung bakit malang mga bilihin. Payo lang po mga kasimangista, ganun po talaga. Hindi man tumataas ang ating mga sweldo at mga sahod, pero pagtaas ng mga bilihin, apektado lahat. So yan nga po, apektado sa world market yan. Kung tumaas yung bentahan ng mga crude at gasolina, apektado lahat ng mga produkto. Kasi lahat ng market natin, gumagamit tayo ng ano, kailangan gumamit ng sa transportation, kailangan ng crudo, ng gasolina. So, apektado po lahat. Yun po ang paliwanag doon, mga kasimangis na. So nakikita nyo nga po, ayan, nagpanagpuna, malapit na silang binibira ng kable, mga kasimangis na, para lumalim na. So, nakikita nyo naman po, napahaba ko ng kwento. Ayan. Nandiyan pa rin sa loob ang isda. Yan, nangingitim na yan. Nakita nyo yan. May pumupitik-pitik, may namumuti-muti dyan, mga kasimangis na. Ayan po. Tuloy sila pagbulabog. Lumipad nga po kanina, nakadalwang lipad ako kanina. May nakita naman po kanina, ito nga yung area na to. So, thank you Lord, kasi ayan. Sana ipagkaloob ulit sa atin ito para mas maganda, mapuno tayo. At makapanood kayo ng aking mga video, mga kasimangis na. Sa aking Facebook page, saka sa aking YouTube channel. Nakakatuwa naman po kasi tinatangkilik po talaga. Nasa 170,000 followers na tayo sa ating Facebook page. Sa atin naman pong YouTube channel, malapit na rin po tayo mag 10,000 na subscribers po. Keep on watching mga kasimangis na. Panoorin natin tumamaya kung ganong karami to sa lapad ng ating inarihan. Malaman natin kung nasakop nating lahat, kung nahuli nating lahat. Maraming salamat po. Good afternoon. At antabayanan po natin ng kaganapan mamaya. Maraming salamat. Ayan na, ang haba-haba na niyan mga kasimangista. Nasa loob lang ng ating lambat. Ayan, habang nagbubulabog si Jimban. Binubulabog po dito para hindi siya lumapit dito. Kasi dito sa part natin, dito wala nang lambat dito. Puro kable na lang po. Kaya dapat yung bulabog dito sa side na ito para hindi sila lumapit. Lalo na kung ang dilis ay tumatakbo, hinahabol yan ang isda. Pag hinabol ng isda ang dilis at ito ay nakapunta dito sa part na ito, sigurado yan may tendency pong makatakas ang isda. Kaya piniprevent po natin para hindi sila makalapit dito pa yung dilis na kanilang hinahabol. Ganyan po mga kasimang isda. Yan, ang haba-haba na sa loob. Oh. Yan, ang anak ng vulkan. Yan po ang anak ng vulkan. Nagahagis yan ng senior dye. Kita nyo yung kulay green na yan. Ang dami nagtatanong ano yung senior dye po. Yan po yung kulay na yan. Tina po yan na kulay orange. Pagka nagbagsak sa tubig, yan ay nagiging kulay green. Yan na nga po mga kasimang isda. Thank you Lord for the blessings. Ito na naman po. Baka sakaling mas maganda-ganda ito sa nahuli natin kanina. Kasi kanina naka 15 tons lang tayo, tapos yung second set natin medyo tinakbuhan tayo. Nakatakas pa yung isda eh nasa loob na. So ngayon ito, maganda-ganda ho, positive. Habang sila ay nasa ibabaw na nakikita nyo pumuputi, nag-aalon-alon mga kasimang isda, yan po ay hindi na makakasisid ng malalim. Dahil malalim na rin po ang ating lambat, hindi na po yan para makatakas pa. Sana lang mga kasimang isda. Wala pong kasiguruhan din pagka talagang hindi pagkakaloob sa iyo ni Lord ang blessings, eh talagang nagkakaroon pa rin po talaga ng abirya. Pero sana naman po ito ay makuha natin at nang sa ganon ay makarami na tayo ng load nang dumating tayo sa pagkakataong mapuno na naman tayo mga kasimang isda. Ayan, kita nyo tuloy-tuloy pa rin ang pagpukpok dyan sa kable para ang ingay ay nasa ilalim, ang isda ay hindi na sumugod, hindi na sumisid mga kasimang isda. Ayan, kanya-kanyang diskarte bawat fishing master mga kasimang isda. Tuloy-tuloy ang pukpok, tuloy-tuloy ang bulabog. So ganyan po, para makahuli ng isda dito sa Pacific Ocean na kung saan ito yung ating kinakain ng mga tunang dilata sa iba't ibang bansa mga kasimang isda. Maraming salamat po sa pagsabagibay at saka dun po sa mga nagsasabi na kung nakakailang kami tunilada at ilang araw. Pagka maganda nga po talaga ang labas ng isda at katulad nito may magandang ganito, masandali lamang po, minsan nakakasyam na araw na pupuno kami. Pero pinakadamos po namin, pinakamatagal, naka 23 days po kami mga kasimang isda. Sana wag nang umabot sa ganung katagal. Mas maganda, mas maaga mapuno tayo mga kasimang isda. Para mas
mapanood yung ating mga bagong video, mga kasimangista. Patuloy lang po kayo sa panonood, mga kasimangista, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Simangista by Kaptilo, ganun din po sa akin YouTube channel. Simangista underscore Kaptilo, all capital letters. Yan. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Thank you po, magandang hapon. Siguro po matatapos ito mga by 7 o'clock, mga 7 o'clock ng gabi. O dyan sa Pilipinas, alas 5 pa lamang po. May 2 hours difference po tayo sa oras. Kami po ay ahead ng 2 hours dito sa area. Maraming salamat po. Good afternoon again. Iya kita nga po ang ating speedboat, mga kasimangista. Si Diego po ang tagapagbaba at tagapagakyat ng ating speedboat, mga kasimangista. Ayan si Diego. Oh, mga kasimangista, bago sila pumunta sa Lambatan, magsimula na kanilang trabaho, nag-i-snacks muna sila, mga kasimangista. O, tingnan ninyo. O, sinasabing tinitipid daw ng kumpanya. Hindi po. May mga pagkain po kami dito. Kaso nga lang minsan, nagkakataon tayo nag-video, eh, hindi nakikita yung masasarap na aming niluluto ang kinakain yan. Nag-i-snack muna sila bago sila ay pumunta sa Lambat. Ayan. Isa pa, kita ninyo, nagme-merienda pa bago sila pumunta sa Lambat. May saging, no? Nilaging saging. So, ganyan po, kailangan dumiskarte ka na kailangan busog ka bago magtrabaho. Yan po ating assistant repairman, no? Talagang kay banana. Ayan, mga kasimangis, nakita ko ng saging. Nakumuha na rin ako sa kaldero. Merienda na rin tayo, mga kasimangis. Napakasimpleng buhay. Nilagang saging lamang, oh. Bigat-bigat na rin to sa tiyan, mga kasimangis. Kain muna tayo. Snacks tayo. Sa amin po ito ay nilabong saging. Nilabong saging kay Dian. Ayan, sa Batangas. Nilabong saging. Or sa term natin sa Katagalugan ay nilagang saging. Sa amin, nilabon saging. Ayan. Kaya nung tayo nilabon saging. Oh, nandito ngayon tayo sa ano. Malapit na sila magsimula sa Lambat nila. Nakiki-snack din lang ako, ha. Init pa. Kain tayo. Ito may nilagang saging din, oh. Ayan, oh. Yan ang merienda namin ngayon. Ayan. Filipino monkey. Ito po si Nono, ating diver natin lang nakikita. Yan naman po nagkakape. So, ganyan po bago. Bago yan pumunta doon sa trabaho, magkakape muna. Nag-i-snacks muna sila. O, yan o, may lamang pa nga naman ang kape niya. O, yan. O, yan. O, sige, sige. Yan po ang pinakadulo ng Lambat na binagsa kanina. Hinihila na siya. Diyan siya magsinyal mula para mag-power block. Papasok mo sa power block para tuloy-tuloy siyang mapatas dyan sa ating kubyak na. Diyan sa Lambat area. Yan. Ano na nakita niyo po pagsimula kung paano kumapasok yung Lambat dyan sa power block. Yan po. May lubid yan. Hindi na dito. Yan. Hindi na dyan. Sinamanobra ng ating winchman. Ayan. So nakapasok na po yung Lambat. Binitrayan pa na rin. Nakaisanbay na yung mga tao doon sa area ngayon. Ayan po, ngayon ko pala nagpakita yan sa mga videos ko. Ngayon ko lang na-timing na nandito ako sa baba na inibira na yan, mga kasimangis na. Yan, para magsimula yung pag-ano nila na sa Lambat, ganyan. Papasok doon sa power block. Tapos, ayan. Start na po yan. Sige, hindi na naman natin. Ha? Ayan, nangyangat na po yung mga snappering natin. Pakikita ko ulit ang snap ring. Ayan o, snap ring o yan. Mga 7 kilo patas ang timbang niyan. Nakakonect po siya dito sa ating mga kadena. Yung kadena niya, nakakonect naman sa ating Lambat. So, hinihila yan. Nasa 117 or 130 pieces yata ito. I'm not sure sa haba nila. Parang almost 130 or something like that. Ito po yung snap ring o. Nakakonect sa kanila.
Kadena. So sipir na po yan, wala nang kawalang isda pag ganyan, nakasipir na ang lambat natin sa ilalim. Ayan. Yan po elektrisyan, batang bata, available mo yan. Available pa yan, no? Okay, at kapayanan natin ito mga kasimangis na, mahaba-haba itong power plug na ito. Mga 2 hours may get, siguro baka mga 7 o'clock bago tayo, 7:30, mga ganyan, makamatapos tayo ng pagsalok natin ito. Mukhang marami-rami ito mga kasimangis na. Diyan natin mamaya. Thank you, thank you. Nandun, sa bandang ulihan, mga tunay ito. Okay, muna. Lalaki ng tuna. Malalaking tuna mga kasimangis na. Baka 100 tons. Ano 100 tons? Wish ko lang. Medyo kisado yung part na yun. Ayan. Yung part na yun, pagkakisado. Ibig sabihin, mabigat yung laman. Ayan, yung mahaba-haba na yan. Yung tinuro ko mo yun mga kasimangis na. Pagka medyo straight talaga sa natin dito, otisado, maraming laman yan. Kasi yung bag portion, pagka maraming laman yan, dyan magmamanifest mo, dyan magpapakita na mabigat yung lambat yung ilalim natin mga kasimangisan. Mas mabigat ang gulyasan mga kasimangisan kasi ang gulyasan, pagka namatay na yan, nasa ilalim na lahat. Unlike dito sa mga tuna, pag ito namatay, medyo lutang ito, lumulutang ito. So medyo magaan siya. So sa nakikita nyo ngayon, medyo tindido yung lambat. So mabigat yan. So sabihin, mas marami. So puro pa rin yata itong tuna, wala pa akong nakikita ang gulyasan mga kasimangis na. Puro yellowfin tuna na galing natin ngayon. Yung hinarihan natin kanina na mahaba na alot-alot, na nangingitim, may kumuputi, na maraming ibon. So ganun mga kasimangis na, nakita nyo kanina, pinakita ko dun sa radar natin, sa birds radar natin yung mga ibon. So dito sa area namin, mas marami pang ibon na aming tutulukan. Yun ay may mga isda pa rin kanina. Nagpakita, kaso hindi nga lang talaga siya lumabas yung iba pa. Pero nakita namin may mga isda na hindi nga lang siya buo. So itong hinarihan namin kanina, buong buo ito kaya yun ang pinakamagandang harihan mo, yung pumuputi siya. Meaning nasa ibabaw, may kinakain, hindi basta-basta sisisi niya pagka may kinakain kasi hahabulin nila yung pagkain nila kasi napakakatakaw ng itong mga tuna, napakatakaw nito sa dilis. Kaya mga kasimangista, madaling hulihin ang tuna kaysa sa gulyasan. Ang gulyasan kasi sobrang bilis niya mga kasimangista. Ang tuna, sobrang takaw din, medyo hindi yan gaano makabilis ng lahoy na katulad ng skipjack o ng gulyasan mga kasimangista. Yun po, kaya mas maganda rin po mga kasimangista kung maaari kayo, yung halo talaga para may volume. May halong skipjack tsaka jelly tsaka tuna, pag nagsama-sama po yan talagang volume-an. Pero pag katulad kung ganito, may volume din naman pero mas maganda talaga may halo mga kasimangista. Ito puro to, wala pa ako nakikita ng skipjack eh. So abangan natin mga kasimangista, baka sakaling sana, mga 70, 80 hanggang 100 tons eh, baka sakaling naman. Thank you Lord for the blessings. Ayan, medyo gumugulupot sila sa lambat kasi ayan, kita nyo tinatanggal yung gumugulupot doon. Malikot kasi pag tumama sila sa lambat, yan gumugulupot ng ganyan, mahirap tanggalin. So ayan, medyo tumitisa na yung part na yun. Oh. Pag sinabi tumitisa, masyadong, ayan, tinuturo ko yan. Ayan, kita nyo yun, oh. Medyo tisado siya. So may laman-laman to. Ayan. Kita natin mga kasimangista, pag nag-strogo na, mas maganda yun. Nakita natin kung gaano katami mo talaga siya. So sa ganitong parte, nagkalaskas na sila, nakikita mo na sa ibabaw yung isda, pero hindi talaga totally lahat, nasa ilalim napakarami pa nito sa ilalim. Kung kaya nga tisadong ganyan, may mga patay na rin yan sa siya nagpamanifest na talagang may laman sa ilalim. Kasi pagka yun ibabaw lang, malubay yan, at saka saglit lang istrobohan o saglit lang kalaskasin. Pero pagka madami po ang laman, mas matagal kasi hanggat hindi compact ang isda, hanggat hindi buong buo na maganda sa lugi ng isda, hindi siya hindi siya titigil ng pagkakalaskas. Pero pagka ganyan po, nakikita nyo tindido na yung lambat. So kailangan maging compact talaga sila bago sila hanguin o salukin mga kasimangista. Thank you po. Magchochoke lang tayo mga kasimangista. So meaning, mabigat na yung ating pagportion. Kaya gagamitan na siya ng malaking lubid. Ayan o, makikita nyo dyan yung malaking lubid. So pagka mabigat, ganyan dapat ganyan kalaki ang bibira para mas safe and secured yung ating isla na mayangat natin ng maayos makuhan lahat yung ating nasa lubag portion. So pagka ganyan mga kasimangis na, so ano na yan, malapit-lapit na yan pag naging strobo na. Medyo nakukumpak-kumpak ng isla dyan, malapit na sa kulong salukin.
Ayan, binibira na siya. Ayan, malaking lupit. Kita nyo kulay dilaw dyan sa lambat na yan. Yan ang markings yan, markings. Nagpapatuloy na. Sa pagkaganyan sa side na yan, kailangan mag-strobo pa na. So, kaya hindi sila nalilito sa pagkakalaskat saka pag-strobo. Kita nyo tinatapakan ng tao ngayon, no? Hindi ganong lumulundo. Medyo mabigat-bigat siya. Kasi kung magaan lang yung laman ng lambat, pag tungtong nung maestro na yon, nung naka-blue na helmet na yon, pag tinuntungan niya yan, nalulubog siya doon. Pero sa ngayon, ba medyo hindi naman lumulubog. Kayang-kaya siya doon, no? Tinutungtungan niya, matigas, mabigat, tamat, makusakwan, hindi lumulundo. Yan, ang isda natin, mga tuna, oh. Yellowfin. So, start tayo ng strobo. Nakaisang bira pa lang, eh. Pag nakaraming bira yan, mas master na tuloy. Pag nakaraming bira yan ng strobo, ibig sabihin, mas malalim yung isda, mas madami pa. Ayan. Tulong-tulong kasi mabigat yung lubid na yan. Samsung Rook ang tawag. Samsung Rook. Samsung. Nahutan lang. Samsung Rope. Rope, mga kasamang isla. Lubid. Ganda pa daw rin ang isla. Hanggang lumahabang buhay na luwala ngayon sa loob ng lambat. Oh. So, ngailang bila pa ito. Malapit na salukin, mga kasamang isla. Antabay lang, malapit na. Medyo maluwang-luwang ang buka ng lambat natin, mga kasimang isda. Medyo busog-busog ang loob nito, ang laman nito. Ito kakaiba ito, ah, ang laki, oh. Anong tawag dito yan, mga kasimangis? Kumakain ako, tumakbo ako dito kasi magsasalok na sila, so kailangan makita natin ito, makita natin ang ating mga followers tsaka subscribers. Ito nga ating pinaghihintay, yan mga tuna, yan puno. Pure tuna, oh. Malalaki. Yellowfin tuna. Ayan. Mga ribuhay pang ilang piraso. Lalaki. 20 up, no? 20 up. Supply na pa. 20 kilos up, mga kasamang isda. Okay, go! Natin doon sa ano. Doon, si maganda doon? Maganda? Punta ko dito. Ayan. Buhay-buhay pang iba. Salok tayo, mga kasimangis na. Pinakaintay natin. Malaman natin kung marami natin nahuli ngayon. For the third set this afternoon. Ayan. May mga buhay pa. Medyo nag-ibang kulay ng talat, nagkakadugo-dugo dahil sa dugo ng tuna, mga kasimangis na. Doon sa side na yun, walang dugo. Dito, medyo siksik sa side na to sa kaliwa. Kaya dyan na iipon yung dugo nila. Kita nyo sa labas, so malinis. So doon lang sa side na yun, medyo siksik sila. Nasiksik sila sa ilalim. Ayan.
Malalaki, 20 kilos up, mga kasimang isda. So, may mga buhay pa, balikan natin dito. Kumakain ako, mga kasimang isda. Gusto siyang magsabi na tatalok na. Takbo ako dito para lang makuhalan itong ating salok time natin. Ayan, no? Nangingit na sinalin. Nangingintaw pa mga dead fish na, mga tuna. Ayan. Napaka graceful gumalaw ng tuna. Oh. Graceful talaga. Nakakatuwa. Ayan. Marami-rami po ito mga kasimang isda. Ayan, another, salok. Pagka po ganyan malalaki, hindi ganong masalok dahil hindi masiksik. Unlike po sa gulyasan, madulas salukin. Kayang-kayang salukin ng isang punong-puno talaga. Pagka ganyan, kasi hindi sila properly, hindi sila maayos yung pagkakasalansan sa loob ng ating ano. Kaya ganyan po, pag malalaki, hindi ganong masalok ng punong-puno katulad ng sinasalok na gulyasan. Kasi nakabalandra, hindi talaga siya naka-align o naka-ayon. So, ganun po. Marami pang sasalukin. Mababa ang ating video mga kasimang isda, kaya panoorin nyo lang ito. Wala na makikita nyo yung mga talagang live fish dito. Paano salukin na siya ngayon. So may ngayon nga medyo papadilim na dito. Anong oras na? 6:05 na ng hapon. So pwede na pag-sort lang sa Pilipinas. Mga alas 4:05 lang. Ahead kami ng 2 hours dito ha. Dalawang oras ang pagdita natin. Malapit tayo sa Australia at saka sa Indonesia. Yun po ang ating location sa ngayon. Pacific Ocean mga kasimang isda. Malapit kami sa Australia, pero hindi kami nakakarating ng Australia mismo. Australia area, pero yun yung reference nyo, mga kasimang isda. Malapit din sa Indonesia, kasi nearby country ito na ang aming location sa ngayon. Great ang kita nyo, sa inyong right in front of your television, or your cellphone, or your laptop, eto. Para na, napuno na isang bodega, mga kasimang isda. Ayan. Ayan, puno na isang bodega, kaya lipat muna tayo ng bodega. Ayan. Nakatawa talaga. Dito lang din ako nakakita ng ganitong isda mga kasimang isda. Nung ano pa, hindi ko talaga alam na dito pala hinuhuli ang tuna. So kumakain ako ng mga tilatang tuna, pero dito pala hinuhuli yun mga kasimang isda. So ngayon, kitakita nyo, ito po ang dinadala sa mga galing natin. Diyan sa Jensen, sa Taiwan, sa Japan, sa Korea, sa US, sa Europe, kung saan po nakakarating ito mga kasimang isda. Napakagandang quality ng mga isda dito sa area. Kaya dito po yung pinakamagandang fishing ground for tuna, fishing, and dito yung nilalata. Kung kaya nga po mahal yung presyo ng dilatang tuna mga kasimang isda dahil sa laki po ng gastos na ang kita nyo barkong ginagamit namin. Inulit ko lang po, barkong ginagamit sa pangingisda. Tapos may helicopter ka pa para maghanap ng isda dito sa Pacific. Dahil sa sobrang kalawak po ng Pacific Ocean, paghanapan mo ang pangingisda, kailangan po talaga ng equipment para makakita ka ng maraming isda. So dito po talaga voluman. Hindi po dito kinukino lang o pira-piraso lang na parang kinakamit. Dito po talaga inaarehan ng malalaki mga isda. Halos 1 kilometer po ang lambad natin mga kasimang isda. At ito ay maraming na halos 300 meters po. Sa deep sea po tayo. Pag sinabi kong deep sea fishing, ibig sabihin pang malaliman po itong mga tuna na to, pang malalimang dagat na nahuhuli, kaya ganun mga kasimang isda. Sobrang laki po ng gastos ng kumpanya dito. So talaga naman pong ganun din talaga magiging presyo ng ating mga produkto, kasi lalo na po tumataas yung krudo, gasolina. So yun nga po, inulit ko lang po ulit kasi baka sabihin na naman, paulit-ulit na naman ako, no script tayo, kaya ganyan mga kasimang isda. Pasensya na po, paulit-ulit ako. Para lang po naman yun sa ating mga bagong followers, saka sa ating subscribers, sa ating Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Ayan mga kasimang isda. Para lang po si Mangista by Capnilo, ganun din po sa aking YouTube channel. Si Mangista _ Capnilo, all capital letters. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Ayan, kitang-kita pa. Ang ating mga sinasalok na may buhay-buhay pa. Ayan. Talaga naman, tuloy-tuloy. Ang grasya. No cuts. Ito ang request ng ating mga kasimangista. Gusto nila mahaba yung video. Eh palagi ko naman pinuputol kagad kasi baka magsawa sila. So ngayon, pagbibigyan natin sila, kahit ang hirap po mag-upload ng video dun sa area kung saan kami nandun sa port. Napakatagal po yung isang video, isang araw ako. Almost one day po nagpa-upload ako ng video. Kaya hindi ko maramihan yung upload ko sa isang araw dahil sa tatagal po ma-upload ang ating mga videos. Kaya konting antaray lang po, konting pasensya. Ayan.
Mga kasimangis, gusto ko sana pakita sa inyo doon sa conveyor, kaso baha-baha doon. Eh sayang naman yung sapatos ko, mababasa, may masasabawan ng isda. At yan yung sapatos ko. Oh, nakasapatos ako eh, mababasa doon. Kaya dito na lang muna tayo sa kubyerta, mga kasimangis. Hindi ko may pakita sa inyo yung sa conveyor. Maganda sana doon eh. Kaso maraming sabaw ng isda doon, mababaha doon eh. Saka masikip mismo doon. Mahirap pumasok. Next time guys, pakikita ko ulit sa inyo sa conveyor. Medyo hirap pang pumasok doon. Pag 118, sal mga ilang kilo yan? 25 kilos pala yung isa. Sinusukat talaga siya ng ating fisheries observer para sa record niya yan, mga kasimangis na. Ayan. Lahat ng salo kinukuhanan niya para makuha din yung majority ng sizes ng nahuli natin. Routine po yan, mga kasimangis na. Tumigil na sa pagkuha yung ating observer. Marami pa. Hindi masalok ng ano kasi nakabalandra. Ay, tuktok ka. Hindi ba tuktok sa akin? Tuktok fest. Ganda oh. Ngingintab-kintab. Sasalukin. Marami pa talaga, marami pa to. Nakapuno na isang tres ano? Yeah.
na yan? Atiwin mo ba yan? Parang meron siyang gagawin ha. Stress na din yan. Dos. Nagdos na? Dos na kanan. Ay, pupunta na. Puno na ang dalawang tres. Puno na ang dalawang tres. Dito. Bumalik ako dito, masyado mainit doon sa conveyor. Nakakuha din naman tayo. Kahit pa paano, nakakuha tayo ng shots doon sa conveyor. So, malapit na ito matapos mga kasimang isda. Malapit na tayo matapos mga kasimang isda. Mga ilang salok na lang ito. So, bigay ko na lang sa inyo mamaya ang final score mga kasimang isda. Para malaman nyo naman yung pinapanood nyo kung gaano talaga ang hinuhuli namin dito sa Pacific Ocean. Yan. Palo lang po, si Mang Isda by Cap Nilo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Si Mang Isda underscore Cap Nilo, all capital letters po. Click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Masyado po mahaba itong ating video mga kasi Mang Isda, mahaba na. So para po sa inyo lahat to, tangkilikin nyo po. Si Mang Isda by Cap Nilo. Magandang gabi po. Thank you. God bless us all. May isa pa palang salok. Last one, salok daw, sabi mga kasimang isla. Isa na lang. Ayan, meron pa talaga na sa salok.